guys, it's Meganix. So, mag-unbox tayo ulit ng bagong item na in-order ko from Lazada. Diba yan? It's a solar panel, 100 watts. Bakit ako may solar panel, 100 watts? Siyempre, gusto kong kumuha ng solar power or solar setup para magkaroon naman ako ng katipetan. Mapapawas man lang sa bills ng kuryente. The problem is, bago ko bumili, sumali ako sa group ng mga solar panel na yung mga gumagawa ng mga nagsisetup ng mga solar panel, yung mga expert. So doon nakita ko na meron silang sinasabi na fake daw ang mga solar panel na binibenta sa store na to. Eh yun na nga, doon ako bumili pagtingin ko. So fake daw ito. Now, siyempre ako baguhan, hindi ko man alam na ganun niya. Ang tinignan ko kasi baka mura. Mura nga siya. Bili ko po sa kanya is almost 2,000, maybe 1,998 yata, plus delivery. Eh, ang mga price yata ng mga 100 watts na solar panel is around 2,800-3,000 pataas. So, mura. Kaya binili ko siya. Now, bumuksan natin siya. Ang gusto ko lang naman is working siya, it's functioning as I expected, at kung tatagal siya. Pag nakuha ko yung dalawang yun, epic o original o genuine siya, sold na ako dun. Tara, unbox na natin. Fragile. Ay, umupuan. Ah. Ang ganda na yung pagkakabalot niya. Uy, nakabox sa loob. Ang puro ng gunting ko. Pasensya na po. Puro. Ayan siya, ang likod niya. Oh, okay. Naka MC4 na siya. Tapos, pakita ko sa inyo yung label. Ayan. Yung ganyan daw, fake. Kasi sabi nila, yun daw Jinko Tiger Neo, pinakamababa yata nila na watts na nire-release daw is nasa 500. May 100 watts lang to, so yun daw isa pa sa mga. Ang hero ganito ang logo, ang label niya. Mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung label niya. So ito, try natin. Sabi ko nga, ang gusto ko lang, ma-deliver niya yung kailangan ko, tumagal siya, solve na ako dun, fake or not. Tara, try natin. Gamitan natin ang tester.
Saka siyempre ng solar charger controller as well. Okay, we'll be right back. Good morning guys. So ito. Ito na po yung solar panel na sinasabi lang fake. So ang gagawin natin, itetest na po natin siya. Ang problema, wala tayong araw. Ulim-lim, parang uulan pa nga. Oh. So, pero try pa rin natin. Siguro naman mamaya baka umaraw. So, nilagyan ko na siya ng extension. Nilagyan ko ng MC4 doon. Tapos, i-test natin dito gamit ang tester. Okay. Ito po yung itsura niya. Mabigat. MC4 natin. Tignan natin yung label. Ay. Ayan yung rated daw niya. 100 watts, 18.5. IMP 5.4 amps. Ito isa. VOC 22.1 volts. Ayan. Test na natin kung nakukuha naman niya ba o hindi. Yung rated na yun. Araw. Ngayon may konting araw, hindi pa ito yung talagang todong araw niya kasi may itim pa yung ulap. Ayan anak ko, babawasan na naman yung araw. Pero test natin dito. Ano? So ito po, dating gawin. Positive. And then, negative. So ngayon, umabot po siya ng 20.8 volts. Oh, maging 0.7. Oh. Ito pa. Okay, 20.4 volts, 20.3 volts. So, ayan. May konting araw. Ngayon, testingin naman natin yung amps. Ayan, amps naman. Ayan ah, naka 10 amps siya. No? 10 amps. Ako po, umaalis na naman po ang araw ko. Oh, ayan. Positive. And negative. What? Ano ba ito? Ito yung 1.9. Normal ba ito? Parang taas siya ata. Naging 1.4. Kung meron po kayong explanation dito, paki-comment po sa baba. Okay. So, hindi ko lang kung normal. Pero 1.2. Okay. Bumababa siya kasi namawala na naman yung araw natin. Okay. So, ito, medyo mas maganda-ganda yung araw. Pero hindi pa rin ito yung ideal araw na hinahanap natin. Ngayon po ay mga 1 PM na. Kakaantay natin sa araw at hapon na tayo. So, let's try itong araw na to. Ito po yung solar natin at ito po yung tester natin. Ngayon, test natin ulit yung voltage. Okay. Positive. Ito yung negative ko. Ito. Positive and negative. Diba yan, naging 20 volts. Mababa na naman ang araw ko. Pero siguro kung mas malakas pa yung araw ko, baka mas mataas pa to. Kasi kanina umabot ng 20.7, diba? Okay. Pabayatin pa natin, baka tumaas yung araw. Naging 20.1. Tumas ka naman. Okay, habang nagantay tayo sa araw, testingin natin yung ampere. Kaya mo siya. Basta huwag yung tatapan yung araw ko. Hindi, pang patungan lang para mas mataas yung kitang-kita sa camera. Okay, so nasa amps na tayo.
Ayan, meron tayong konting araw, ganun pa din. Tapos, ito po yung tester natin, kita ba? Ayan, so, sa amps tayo ah. Okay, testin na natin ang amps. Positive. Positive ba? Ah. Negative. Lo, ano ba ito? Pagdaging 5. Grabe naman. Ito ba ito? So, kung may explanation po kayo dito, paki-explain sa baba, sa comment. Okay? So, hindi ko lang bakit ganyan. Ba't ganun? Ganun ba dapat? Point dapat lang eh. Point ba? Oo, point lang dapat. Point 9, point 8. Ideal is mga point 6. So, testingin ulit natin yung voltage. Wet. So, voltage to, mga kapatid. Ayun yung araw. Hindi pa rin siya ganun kalakas. Pero parang mas malakas siya sa kanina. Ano natin tester. Naka-DC tayo ah. Okay. Negative, positive. Positive, negative. Okay. And then 20.1. So, talagang ganun. 20.1. Hindi ko lang kung tataas po to. Pero 35 tsaka 40. So, yan. Fake or not. Nakamura. Nakamura ako. Hindi ko lang kung mapapamura ako habang pagtumagal. Pero, nadideliver naman yung expected na voltage yung amper ko. Yung amper, hindi ko lang ba't ganun. Pero, kayo na mag-explain. No? So, kayo na rin humusga. Kung worth it ba o hindi. Ang presyo po niya is 1,999 plus delivery fee from Lazada. Sabi nila, ang tatak ay Jinko Tiger Neo. Sinabi nila, hindi daw yun. Totoo, fake daw po yun. Pero kahit fake or not, gagamitin ko to. Pwede naman eh. Last testing sa amp. Pagod ah. Tapos na tayo. Kapagay na sa akin pa. Diba? Kasi ko lang huwag sa tawis. Ayun yung panel natin. Ito yung tester natin. Naka-10 amps tayo. Talagang mo nagpo 5.33 siya, ano, hindi ko lang kung bakit. Normal ba yun, guys? May mababa siya. Yung 3. Bakit ganun, guys? Ano po ibig sabihin nun? Sige, kayo na po, muska. Thank you.